Magandang araw ka, Bola. So, pag-uusapan po natin sa video po na ito, yung pinakamainit po ngayon na pinag-uusapan sa PBA, and that is of course, ito po nga pong pagbanggit or pag-approve po ng kampo ni Vic Manuel na mailabas po sa media ang kanyang kagustuhan po na malipat na po ng ibang team. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan ka, Bola, pakipindot po yung subscription button. So ito nga po yung article po kabola na ipagpasalamat pala natin kay Snowbad, diba? Na siya pong unang nagsabi na may lalabas po na article na may player po na gustong matrade, and that turns out to be Vic Manuel. So ang kwento po dito sa article po na una is that itong si Vic Manuel daw is hindi po agad ginontak ng Alaska after po magtapos ang kampanya po ng Alaska sa PBA bubble, and that the offer at the end of that this year was just a single year na pareho lang po ang sinasabi dun sa dati po niyang kontrata. So parang ang point po dito, medyo na offend ata itong si Manuel, at ito na po ata ang pinaka main na dahilan according to this article kaya siya nag-a-ask po ng trade. Unang just by the sa una article pa lang, ang tanong of course is that maniniwala po ba tayo na pagka-offend or yung pakiramdam po na hindi na siya nagusto ng kanyang current team ang siyang dahilan po kaya itong si Vic Manuel ay nag-ask po ng trade? Maybe, pero take note, ilang taon na rin pong narurumor itong si Vic Manuel na gusto niyang lumipat sa ibang team. And in those early rumors, the possible reason or the number one reason po na sinasabi is financial reason. And hindi po yan nakapagtataka kasi nga, there are other teams that are, according the insiders, are giving more than what the contract is stating, at mukhang yun din po ang inahabol po ni Vic Manuel. According to the buzz, nevertheless, hindi rin naman po nakagulat kung talagang feeling po na hindi na po siya gusto ng team or ng Alaska po ang dahilan ni Vic. Maybe may kasama na rin po na nagsasawa na siya kasi naka-anim na season na po siya with the Alaska Aces. And to be honest, of course, for the majority of his time with Alaska, eh, medyo mediocre team lang po sila. Hindi sila masyado nakikipag-compete po for championship, lalo na po itong last 2 to 3 years. Now, para mas maklaruhan po tayo, of course, naparami na po nagsanga na article and may nakita po tayo dito kung saan in-explain po ni na Governor Dickie Bachman po ng Alaska at yung agent po ni Vic ang mga pangyayari. So, according po kay Governor Dickie Bachman, inoffera naman daw po nila si Vic Manuel ng 2 taong kontrata. Although, inamin niya naman po na yung second year po ng contract may nakalagay po na performance clause para po ma-activate po yan. Although, ang sabi po ni tong si Mr. Bachman is that madali lang naman pong ma-achieve yung performance clause po na sinasabi dito. So, ano po ba yung performance clause? In simple words, para siyang activation key. Kumbaga, susi. Para magkaroon ng second year, additional year po dun sa kontrata ng isang player. Kapag nagawa, okay na. So, baka ang nangyari po dito is with that performance clause, trinato po ni player agent Espiritu yung offer po na Alaska na parang 1 year, kaya nabanggit niya po sa unang article is 1 year lang yung offer po nila. Nevertheless, medyo nakikita natin na nagtutugma itong mga nabanggit po din sa unang article, tulad na lang po ng sinabi na hindi po agad kinausap si Vic Manuel ng management kasi ang sabi dito ni Bachman, December 26 pa po nila kinausap yung agent po ni Vic Manuel. And of course, Mr. Bachman reiterated na gusto pa rin po nilang ma-retain itong si Vic Manuel, although very telling sa akin yung part na I can't force him to stay, but let's communicate and get a winning deal for him and the organization. So kumbaga, parang nag-wave na po sila ng white flag, parang sinasabi na nila, okay, kung ayaw mo na sa amin, then let's try to find a deal. Now, dito naman po sa kampo nitong si player agent Espiritu, ang kwento naman po niya is that na-offend po itong si Vic Manuel kasi gustong-gusto naman daw po niyang magkaroon pa o ma-renew po ang kontrata with Alaska. Pero ang nasabi daw po nitong si Mr. Bachman is hanggang December muna yung maging extension. And it seems like ito yung pinaka main fallout po ni Manuel dito sa kanyang current franchise. Dito siya pinaka sumabog siguro. Talagang gustong-gusto na po niyang malipat po sa ibang team. Now, about sa malipat sa ibang team,
Punta naman tayo muna sa angulo ng ibang team. Sino kaya yung mga teams po na dapat talagang pag-isipan na punin itong si Vic Manuel through trade? So, I can think of three. Kasi of course, Vic Manuel is a star who is already exiting his prime. Hindi pa naman po totally na naka-exit po siya, pero palabas na po siya sa kanyang prime. So, hindi to bagay sa mga young play teams. Ano? Dapat ito sa mga contenders. So, itong top 3 ko na dapat pong itry na kunin siya. Number 1 is Ginebra. First, yung situation po ni Greg Slaughter, hindi pa po yan resolve kahit pa gusto ni Coach Tim Cone na bumalik si Greg and gusto ni Greg na bumalik. Kasi nga, of course, may iba pa pong decision maker and actually, wala tayong bagong balita doon ha. Ano kayang nangyari po sa usapan ni Al Francis Chua at saka ni Greg? Kung sakali man na hindi po makabalik si Greg, how about replacing him with Vic Manuel? Diba? Parang trade na din kung iisipin. Kasi si Manuel is one of the players po na gustong gusto or na-praise na po dati nitong si Coach Tim Cone. I just na fan si Coach Tim Cone nitong playing style po ng isang Vic Manuel. So, pwedeng siya po ang makuha and that will give additional firepower po. Ay sa Ginebra po, nakita naman po natin na medyo nahirapan po lalo na sa frontline nila during the playoffs. Second team na sa dapat itry is of course Meralco Bolt. Sa pang team na nagsabi po na kailangan nila magdagdag po ng talent. And one team that is greatly in need sa kanilang front line, especially with the unhealthiness po nitong si Raymond Almasan, yung main center po nila. So how about adding po Vic Manuel? And I think a combo of Manuel and Almasan are good fits kasi Manuel is very strong, arguably the best post scorer po sa liga. Combine mo siya sa offense with a stretch center, diba? And defensively, rim protection po ni Almasan plus the strength of Vic Manuel looks very good in paper. The third team that should be interested in getting him is Magnolia because of the age nga po ni Rafi Ribas at ni Mark Pingris na umabot na sa point na kinailangan sabihan na ni Coach Chito Bectolero ang media na gusto niyang ma-retain pa po si Rafi Ribas at saka si Mark Pingris. Mukhang may nagaganap din na lutuan po dun sa loob or may niluluto po sila na trade siguro or pagbabago po. And I suspect that will be about their frontline. So about Vic Manuel, di ba? Is much younger and still very capable although his fit with Sanggalang will not be ideal pero nevertheless patagal naman nang pinapunt po ng Magnolia ang 3-point shooting so adding a talent will not hurt them that much. Going back po dun sa story Cabala, ang next po na chapter po nun yesterday was that last weekend was that nag-usap nga po si Jeff Carriazo at saka si Vic Manuel and according to the article po spin.ph mukhang hindi pa rin po nagbabago ang sinasabi po ni Vic Manuel. Although, kita mo din naman si statement po ni Coach Jeff Carriazo na gusto niya pong bumalik po itong si Vic Manuel sa kanyang team. That he is really insisting po na maghintay muna itong si Vic Manuel. He will try to reach out to the management of Alaska para maayos po. Nevertheless, nabigay po dito ng listahan si Vic Manuel na mga gusto niyang teams na mapuntahan. Primarily ha, pero wala naman daw siyang issue sa kahit ano pang team na mapuntahan niya. Pero ang mga nasabi niya po is Phoenix, NLEX, and San Miguel. Phoenix because of Calvin Abueva. NLEX kasi gusto niya si Coach Yeng as a coach. And San Miguel, friends po sila ni Arwin Santos. Now, dun naman tayo sa angulo naman po ng Alaska. Kung sila naman po ang titingin, sino yung mga teams na pinakamaganda po nakausapin nila for a Vic Manuel trade? And I think my top 3 for that is NLEX po ang isa sa listahan. Kasi NLEX is holding 2 first round picks po dito sa paparating po na draft and this draft is really loaded. So what if NLEX is willing to give up one of those first that will give Alaska a valuable piece, a very young piece, and a very cost-friendly piece which is a perfect fit sa current situation po ng Alaska, di ba? And of course, Manuel, nasa listahan po niya ng mga favorable teams niya po na gusto niya mapuntahan ang NLEX. Next sa listahan ko is Phoenix din, which is nasa listahan din po ng itong si Vic Manuel. At first, I'm not a fan of the fit of Manuel to Phoenix because andun din si Abueva and Manuel are not really that fine of a fit because both of them are not capable of stretching the floor. Pero, iba kasi yung sistema sa Phoenix eh, medyo mabilis siya and they actually have a front line of elite shooters in Justin Chua and Jason Perkins. So, Manuel plus any of those two are actually good fit. Or simply, a trio, pag pinagsabay-sabay mo si Chua, Perkins and Manuel will be a very hard trio to stop po offensively. Ano? Napaka-simple na po yung i-maximize for a Coach Topic's
Robinson. Now, ang last ko po sa listahan is Ginebra. Kahit po Ginebra, Bishop Greg Slaughter. I think Greg Slaughter is a good fit with Alaska Aces. Kasi of course, Alaska doesn't have any giant. And I think Alaska up to this point, and I think Greg up to this point is still undervalued as a player. And Coach Jeff Carriazo may have the chance to maximize po kung ano pong pwedeng ibigay po ng isang a Greg Slaughter, di ba? Undervalued po ngayon isang Greg Slaughter. So baka nga, pag Vic Manuel to Ginebra, baka may idagdag pa ang Ginebra other than Greg. Kasi nga, of course, kakasabati ka lang po ni Greg. Malamang mas valuable pa rin ang isang Vic Manuel. And for Greg naman, playing for Alaska will be a very good opportunity to prove his worth na gusto niya naman at ang mapatunayan din po sa liga to prove that he is a capable star, that he can be the main guy of a playoff team na never niya pong na-try sa Ginebra kasi of course napaka-loaded po ng Ginebra. So ayan po muna ang ating update dito sa sitwasyon po ni Vic Manuel. Ikaw baka bolas, saan mo po gustong team na mapunta itong si Vic, the Muscle Man Manuel? Comment lang po sa baba.